ang nakaraan. Dahil sa naganap na makaraang misyon ni Mando at ang kababalaghan sa kanilang kabahayan, ay sinikap nitong humanap na lamang ng ibang trabaho. Nagbabaka sakaling guminhawa at mas maging ligtas ang kanyang ikalawang buhay, kung kaya ay napadako ito sa isang tanggapan. Good morning, bossing. Oy, Jonah! Ayun ba ang koleksyon ng basura? Hindi ba sinabi ko sa'yong maglagay ka ng parato lang? Bawal magsulisit at mamalimos dito. Aka! Hindi po. Hindi ako kolektor ng basura. Kanin baboy po. Balikwan. Aplikante po ako dito. Ha? Teka. Kailan pa nalipat ang binibid dito? Mukha bang si Edda yung opisina ko, ha? Ay, tsura mong yan eh. Hindi kami tumatanggap ng pugante dito. Lo? Grabe naman to si Warden. Per, huwag naman ho kayong ganyan. Hindi naman po lahat ng mga nakukulong napatunayang nagkasala, saka madami ang mga napagbibintangan lang kung kaya nasa piitan. At isa na dito ang kawalan ng hustisya, lalo sa mga mahihirap at saka... Tsa, humuhugot ka pa. Wala na kaming ibang bakante dito para sa... Ano ba namang kasi yung mukha mong yan? Nakangiti ka, pero mukha kang mananaksak ng ice pick. Konti na lang eh, mangangagat ka na. Lalo, namimili naman po ako ng kinakagat, no? Pas po ako sa may panot. Aba, pastos to ah. Dumayas ka nga sa harap ko. Lalo, posing naman. Maglilinis ka nga ng tenga mo. Kako, sagad ka sa pagiging cute. Ano? Totoo? Posing naman, wala pa bang nakapagsabi sa'yo na hindi kumpleto ang salitang magandang umaga hanggat tulog ka pa? Di nga. Totoo? Abay, siyempre. Oo naman po. Kaya magtutulog ka na lang. Aba, loko to ah. Hindi. Kakakako. Tingnan mo. Parang natutulog lang oh. Taray! Aba, loko to ah. Aray! Bossing naman! Sige na ho, kahit ano pong trabaho. Kahit ano trabaho na lang po, baka meron kayo dyan. Kahit ano? Mukhang kahit anong trabaho para dyan sa mukha mo. Sa unang tingin pa lang eh. Hindi ka na kwalipikado. Nako, bossing. Nako, baka mapahiya ka. Bakit hindi mo kaya ako muna subukan, no? Ganon? Bueno, sige. Tingnan natin yung karakas mong lalaki ka. Subukan natin. Bali, ang natitirang posisyon na lang sa trabahong ito, cashier, doon sa may Mercury Drug. Buntis ka ba? Bakit? Bakit kailangan buntis? Kita mo tong ulangot na to. Napaghahalatang ang alam mo lang bilhan, hardware para bumili ng rugby. Ay! Mabusig naman, sige na. Parang awa nyo na. Kailangan ko lang talaga po ng trabaho eh. Para po sa napaka-cute na kapatid ko po. Ito, para maniwala kayo. Ayan. Ayan nga yung picture niya. Oh, alam ko na yung mga ganyang modus. Ganyan na ganyan yung mga umaakit sa bus. Saka jeep. Tapos mag-aabot ng sobre. Tapos manghihingi ng donasyon. Ako. Lalo. Grabe naman ho kayo. Sige. Matapos lang to. Tinga. Aba, blintik. Hindi nga, kapatid mo to. Bakit ganun? Bakit naman po? Ganda ng lahi namin, no? Ah, anong pinagsasabi mo? Ikaw mo ang impacto. Tapos yung kapatid mo mukhang unggoy na napalo ng 2x2 sa may kanto. Aboy! Sorry. Bakit mo ko kinaltukan? Dadala lang ako eh. Nilait mo kasi yung kapatid ko eh. Manarisim ba? Sorry na po. Kasi naman bossing eh. Subukan niyo po kaya muna ako nung para malaman niyo. Naku, tiyak. Wak na sa mukha ko dyan. Una. Ayun po. Sige. Ito ah. Teka. Ang unang tanong. Bugtong. Tinusok ko sa puwet. Hindi na makatayo. Ha? Ano yun? Ikaw ba naman tusukin sa may pot? Makakatayo ka ba? Tamo tong taong to. Wala na. O siya. Next! No. Hindi po. Teka. Ano? Kwan? Testo! Testo yung sagot. Teka nga. Patingin nga ng tenga mo. Baka naka-headset ka eh. At may bumubulong sa'yo ng sagot. Bueno. Sige. Ito ka. Ikalawang tanong. Nako! Unahan ko na yung sagot, bossing. Lollipop.
La, bakit mo nalaman? Paano? Pambihira ah. Hindi ko pa nga natatanong eh. Ba. Siyempre eh. Tingin ko rated SPG yung sasabihin mo eh. Bawal dito yan. Naku, masisibak tayo niyan. Ganun ba? Sige. Bale ito. Uling katanungan. Nagkatinginan ng matindi si Lamando at ang matandang panot na may hawak ng kanyang aplikasyon. Ay, ito naman. Sakit naman magsalita sa panot nito. Bueno, ito ang huling katanungan. Makinig ka. Nasa may kaha ka at may bumili sa'yo na nagkakahalaga ng 493 pesos at ang iniabot sa iyong bayad ay isang buong 500 piso. Magkano ang isusukli mo? Ha? Yes naman, parang yun lang eh. Eh di... 5 candy. Ay ko! Anong 5 candy ka dyan? Pasisasak niya sa inyong oras ko. Tras! Bas na! Manong na mukhang bagong door wax ang bumbunan. Ah, sira ulo to ah. Aray ko! Aray! Tras! Sandali lang po! Sige na! Nawala nang nagawa pa ang pinata nang ipadampot ito sa may malaking gwardya upang ito ay palabasin. Sige na! Aray! Labas na! Madami pa ako sa'yo eh. Abawi lang ako. Pasabi na lang sa may amo mong panot. Ano ba yung nasa may ibabaw ng nguso niya? Nunal ba yun? O langaw? Raulo! Abay! At sa paglabas ng binatang si Mando ay nagulantang ito sa kanyang nakita. Dahil kasulukuyang nakaparada ang itim na sasakyan ni Don Facundo sa may harap ng tanggapan. At dahan-dahang bumababa ang bintana at sumilip ang isang naangiti na si... Hi, Kuya Mando! Anak na! Sa lahat ng iniiwasan ko, yun pa talaga yung makikita ko. Tapos... Hi! Pat-pat! Anong ginagawa mo dyan? Naman, no? Ay! At dumungaw din ang anak ni Don Facundo na may nakakalokong pagngiti. Kuya Mando! Ano pang inihintay mo dyan? Hindi ka na dito! Punta daw tayo ng SM! Bili daw tayo ng bagong sapatos! Dali! Dali ka na! Mapagkakamalan ka pang snatcher, oh! Painit dyan! Dito man lamig ng aircon! Dali ka na! Dali! Dali ka na! Eh kung kutongan kaya kita dyan! Anak ng... Magkakaroon ka ba naman talaga ng kapatid na uto-uto, oh? Umiiwas na nga ako sa mga taong yan, eh! Tapos eto, oh! Sarap na sarap pa siya talaga sa pagkakaupo! Diyos mio! Kuya Mando! Dali ka na! Oh! Sandali! Nawala nang nagawa pa ang pinata, kundi ang bagsak balikat na lumalakad patungo sa may nakaparadang sasakyan at mabigat ang kalooban na sumakay. Makalipas ang ilang oras ng kanilang paglalamyerda at panunuhon ay muli na silang humarap sa may matandang lalaki na kasulukuyang tumatanaw sa mataas na balkonahe kasama ang batang si Islaw. Sandaling nagulat ang magkapatid dahil sa nadat ng paslit at direktang inilahad ni Don Facundo ang isang misyon tungkol sa isang baryo na may kakaibang kababalaghan na dito ay may isang paaralan na kung saan ang mga estudyante ay napapabalitaang nagkakasakit at kalaunan ay nasasawi dahilan ng panghihina ng kanilang mga pangangatawan. Oh? Eh, ano naman ang ginagawa mo dito, Kurimaw? Islaw! Ah! Sapagkat siya at ang iyong kapatid ang susi upang makapagmatiyag kayo at mapasok ang baluwarteng ito dahil... Ika ng mga huling residente na kanilang nakuhanan ng impormasyon na noon daw ay napakapayapa ng lugar na ito. Subalit nang maganap ang biglang pagbabagsakan ng mga kometa at bulalakaw ay nagbago ang lahat. Isa ang baryo pulalakni sa mga biglang nagbago. Naging makulimlim ang bawat buhay ng mga residente at binalo ng kilabot. Kung kaya, kailangan nilang mapuksa ang kung anumang nilikha ng kadiliman at wakasan ang bumabalot na kababalaghan. Wala nang nagawa pa ang binata kundi sundin ang matandang lalaki upang kanilang tunguhin ang kagimbal-gimbal na lugar. At heto ngayon ang tatlo, inihatid sila ng anak ng matandang lalaki. Kasulukuyan silang nakaharap sa luma at payak na paaralan ng isang baryo. Nagpaplano upang magpanggap bilang mga mag-aaral.
Diyos niyo naman, oh. Huwag ka na sumama. Kaya na namin to, no. Bumalik ka na sa may kotse mo, babae ka. Baka mabulan pa ng side mirror yun. Sabi mo pa ibintang. Eh, wag mo kami kita, abay. Nagawain mo. Eh, ito tayo nga. Tsaka, bakit kasi dito pa tayo pumunta? Pwede namang ibang mission na lang. Ang boring dito. Tapos yung mga tao, mukhang ewan. Kala mo mga nag-a-addict sa kape. Halatang laging kabado. Takot na takot. Kanina pa tayo tanong ng tanong. Wala man lang gusto makipag-usap. Tapos, dito pa talaga tayo sa eskwelahan dumiretso. Ang baduy ng itsura dito. Lumang-luma. Halatang walang aircon. Baka pati mga teacher dito. Iisa lang yung itsura eh. Mga mukhang terror. At bebentaan ka ng longganisa tsaka tusino. Tapos kapag di ka bumili, ibabag saka. Uy, Luna! Lipat na lang tayo! Kapangit-pangit dito! Tapos... Wow! At isang napakagandang babae ang lumapit sa kanila. May hawak itong bungkus ng mga papel, malaking talaan, at kwaderno, saka ilang munting proyekto. Nakapusod ang makintab at itim na buhok nito. May mapupulang labi at mapanghalinang mga mata. Binati sila nito upang usisain kung ano at bakit sila naparito. Napormal namang hinarap ito ng babaeng si Luna, ang anak ni Don Facundo, bilang ika nga ay tagapag-alaga o guardian ng dalawang bata na sina Potpot at Islaw. Ha? Ibig po bang sabihin, inarito sila upang mag-aral? Naku, Binibini, mapanatag ka at dito ay marami silang matututunan. Teka, eskwelahan po ito. Hindi kami tumatanggap ng pugante. Napasulyap ang lahat sa binatang nakatulala. Ha? Hindi, nagkakamali ka. Kasama siya ng mga bata. Ah, mag-i-enroll din ba ang isang ito? Akala ko kasi kanina eh. Taong grasa, este, tsuhin, ang dalawang pastit na iyong kasama. Katunayan, siya ang nais din naming matutukan sa pag-aaral. Medyo, alam mo na, mahina kasi ang utak ng isang ito. Repeater ng grade school, nakakaawa nga eh. Ay, galing kasi ito sa isang malubhang aksidente. Nabundol kasi ng truck, ng basura, ang sinasakyan itong bisikleta. At sa himala po ng Diyos, ay sa kabila ng malaki nitong pinsala sa ulo. Ito, buhay pa siya. Kaya yung itsura niya. Ah, ganun ba? Oo nga, kala ko talaga kanina. Lamang lupa, este, driver nyo. Nang walang tigil sa pagtawa, sila Potpot at Islaw dahil sa dinudurog ng kahihiyan na si Mando ayon sa kasama nilang babae. Hindi ito makabawi sa bawat patutsada dahil sa kailangan nitong sakyan ang bawat sinasabi ng dalaga upang magtagumpay at maisakatuparan ang kanilang pakay, ang magmatiyag. Anak mo! Teka! Iba dapat ako yung leader kwak-kwak dito? Ano pinagsasabi ng mga to? Bakit parang may nabuo agad na plano? Hindi ba lang sinasabi sa akin? Tapos, nako! Manda ka talaga sa akin, anak ni Don Pakundong Anemic. Pinalabas mo pa talaga akong kulang-kulang, ha? Wow, Hanep! Tumusobra ka na, ha? Babaeng mukhang laging talunan sa rapol sa office. Nasip-sip sa amo. Please, madam, pakikilalain na lamang po siya. Kasi medyo may pagka-special yan eh. Matapos po kasi ang kanyang aksidente, madalas po kumakain po ito ng kung ano-ano. Tumutulo ang laway, nakakausap ang sarili. Madalas, makikipag-away pa ito sa may salamin nang walang dahilan. Ay, nakakaawa. Naku, ganun ba? Nakakaawa naman pala siya. Hayaan niyo po. Sisikapin namin siyang matulungan at matutugunan ang mga pangangailangan sa tulong ng aming paaralan. Pag ho kayo mag-alala, mayroon naman kaming mga pasilidad para sa mga katulad niya. Potpot, duriin mo nga yung kuya mo kung buhay pa. Ha? Bakit naman? Ako, mukhang wasak na wasak eh. Masyado yatang binawian ng magandang binibining kasabay natin. Kita mo, mula pagiging repeater, naging sinto-sinto. Tapos di mo nang makabawi. Kawawa naman. Oo nga eh. Naku, panigurado. Pag uwi natin, magdadabog na naman yan si Kuya Mando. Naku po. At matapos nito, ay matagumpay silang nakalagda upang makapasok sa mahiwagang eskwelahan ng tahimik na baryo. Nagpaalam na at bumalik ang kanilang grupo sa may sasakyan upang umalis na at bumalik na lamang sa pagbubukas ng kanilang klase. Ngunit,
natigilan sila Mando nang mahagip ng kanilang mga mata ang kabilang bahagi ng tahimik na paaralan, ang isang madilim at mataas na kabahayan, isang bulwagan. Pati na ang masukal at madilim na kakahuyan patungo sa may katabing kabuntukan na karatig ng isang bayan na siya ding pinaniniwalaan na isa sa mga lubhang nawasak mula sa pagbabagsakan ng mga bulalakaw at mga kometa. Naningkit ang mga mata ng binatang si Mando. Napapasulyap ito sa mga kasama, saka ngumiti ng nakakaloko. Wari ipinababatid na hindi malabong madali lamang nilang malulutas ang hiwaga ng kanilang misyon. Ngunit ehem, may nakalimutan ba kayo? Ika ng kaninang guro, seryoso ang mga mata at matalim na nakatitig sa kanilang pangkat. Natigilan silang lahat sa di alintanang pagsulpot nang kanina lamang ay kanilang kausap, at dito ay nagkatinginan ang bawat isa nasa isip-isip ng dalawang paslit. Nako, patay! Mukhang mamibisto na yata kami! Ala! Nako po! Nahalata na yata kami! Oh. Nako! Paano na to? Dahil dito ay mas naningkit pa ang mata ng binibining si Luna, saka malalim na napapaisip. Hindi ito maaari. Kung kami ay maagang matutuklasan sa aming pagpapanggap, ang lahat ng ito ay wala ng halaga at maituturing na bigo ang aming misyon. Kailangan kong kumilos at gumawa ng aksyon. Dito ay kinuyom ng binibini ang kanyang kamao, saka may kung anong dinukot ito sa kanyang bulsa upang tapusin na ang lahat. Kung kaya ito ay napayoko, pumikit, tanda ng paghahanda at ng kanyang buong puwersang pagbuelo. Nang biglang, wow, ganda bundok, no? Wow, ganda! Patot, punta tayo bundok? Tama ikaw, punta tayo bundok. Rika, ganda sigurado dun. Dami gagamba, no? Put-put, punta tayo bundok. At ang kaninang madilim na mukha ng guro ay unti-unting umaaliwalas. Wari, nagiging kumbinsido sa epektibong pagganap ng binatang si Mando bilang isang siraulo. Ganda bundok, no? Wow, ganda! Oo, mga bata. Napakaganda talaga ng bundok na iyan. Mahusay at marunong kayong tumingin at magpahalaga sa ating kalikasan. Nakakatuwa naman kayo. Ngunit, ang katotohanan ay halos pumutok ang sipon ng kapatid nitong si Potpot dahil sa biglaan at napakahusay na pagpapanggap ng kuya nitong si Mando bilang isang siraulo. Habang Wari ay nakatabingi pa ang mukha nito at malapot na tumutulo ang laway. Kung Wari ay taong may kapansanan at pumipikit-pikit pa ang hindi pantay nitong mga mata. Potpot, punta tayo bundok. Kung kaya, mas sinakyan pa ito nila Potpot at Islaw upang mas maging mabisa at kapani-paniwala. Oo nga, yaan mo Kuya Mando, ipapasyal ka namin dyan pagpasok natin sa may eskwela. Basta ba huwag ka na ulit tatakbo ng nakahubad ha, at talangoy sa may putikan. Oo ka, bandong ikit. Tapos, kain ka ulit ng langaw ha, saka bulati. Paborito mo yun, di ba? Gusto mo kain ka ulit ngayon? Halika, dali! Doon, oh! Madaming bulati! Dali! Bungkalin natin yung kadal! Halika! At naluluhang nagpipigil naman ang binata sa kanyang pagluha habang napapayuko, napapakagat labi dahil sa pagkakasukul nito sa kanyang pagpapanggap. Gigil na gigil, saka muling tumingala nang nakangiti habang nakangiwi. Mga siraulo kayo, pakauwi lang talaga tayo. Pasakalin ko kayong lahat. Kala nyo masayang maging siraulo ha? Uy, Mando! Tingnan nyo oh! May dahon akong langaw! Dali! Kainin mo! Habang buhay pa! Dali! Buka mo na yung bibig mo! Ito!
Ito po, nalagubang. Galing sa... Abaho, amoy ebak ng kalabaw. Halika, ibuka mo yung bibig mo. Paborito mo to, di ba? O, teka, alisin ko yan. Bakit ka ba nagtatakip ng bibig? Wag! Pagdabutan mo na, Mando. Ito lang na kayanan namin eh. Hige na, wag ka nang mahiya. Ibuka mo rin yung bibig mo. Subalit, sa kabila ng lahat, tila naging epektibo ang kanilang pagganap. Ay, ang cute naman ng kuya nyo. Oo naman, hayaan nyo. Sa simula ng ating klase ay may aktibidad. Napapasok naman kayo sa may kakahuyan bilang paksa ng ating agrikultura. At tiyak, magugustuhan nyo ito. Ika ng dalaga na mababakas ang kababalaghan sa kabila ng napakatamis nitong mga ngiti. Kumislap naman ang mata ng tatlo. Mukhang hindi nga sila mahihirapan na matuklasan ang hiwaga sa likod ng kababalaghan ng tahimik na paaralan. Ang mga sunod-sunod na mahiwagang kaso ng mga estudyanteng nagkakasakit at nauuwi sa pagkasawi, pati na ang ika ng marandang si Don Facundo, ang patungkol sa nakakapangilabot na nilalang na siyang kanilang hinala. Nakatitiyak ako na isa itong pugad, isa sa mga tirahan ng mga itim na nilalang na siyang nagmula sa pagbagsak ng mga bulalakaw. Kung kaya ay mag-iingat kayo. Hindi lamang iisa o dalawa ang inyong makakaharap. Kinakailangan nyong magtulungan at labis na mag-iingat. Dahil dito ay muli na silang bumalik sa kanilang pinanggalingan upang maghanda para sa isa na namang matinding misyon na kanilang kakaharapin ang pakikipagharap sa mga nilalang ng dilim. Itutuloy. And this is Pinoy Horror Lalada. And this is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing huwag na huwag kang tatamarin sa buhay, kaibigan, hanggat may mga bills at utang ka pang babayaran. Kala mo nakakatawa, no? Hige, patawa-tawa ka pa dyan, ha? Hoy, lapit na yung due date. Tapos ayan na naman yung mga sales sa online. Ala ka! Naku! Hige ka! Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh, everyone! And stay awesome! Peace! Siyempre, may kasunod na ulit yan. Sandali lang ha. Buwelo-buwelo din tayo pag may time. Siyempre! O siya, smile ka lang dyan. Paalam!